Ngayong hapon pong ito ay patuloy nating pinag-aaralan, no, kung ano yung mga matututunan natin pagdating po sa systematic theology. At ngayon po ay pinag-aaralan na natin yung covenants. Dito po tayo ngayon sa tema ng covenant of works. Yan po ay naka-calendar. At dahil po dyan, ang pag-uusapan natin ngayon, i-contrast natin kung ano yung ginawa ni Adan na nagsanhi ng kamatayan ng tao at pagkakasala ng tao, at kung ano naman yung ginawang solusyon ng Diyos na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, na Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas at tayo ay tubusin. Kaya ngayong umaga pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na... Okay ba, Sugo? Tulog pa rin. Okay. Kailangan na talaga natin ng loob na lugar. Ayan. Inaanyayahan po lahat ay tumayo at ating pong basahin ang haliging salita ngayong umaga sa aklat ng Roma. Roma 5:12 hanggang 21. Romans 5, chapter 12, verse chapter 5, verse 12 to 21. Samahan niyo po ang basahin ito na may paggalang at pagbibitagan sa salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayun din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad na binunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na nagpawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at tinuring matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Verse 18, at kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan nagpapawalang sala. Ito'y nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Aklat po ng Roma ay isinulat ni Pablo. Ito po ay patungkol sa pananampalataya, hindi lamang ng mga Hintil, ngunit ng mga Hudyo at pinag-isa kay Kristo. At ito po ay maliwanag na pagpapakita kung gaano nagkasala ang tao, kung ano ang naging resulta ng kasalanan ng tao, at ano ang solusyon sa kasalanan ng tao. Makita po natin na ito po ay napakaliwanag ng pagpapahayag ng biyaya ng Diyos na kung saan ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay pinalaya sa bunga ng kasalanan na ginawa ni Adan. At pagpapakita rin ito na sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus na may kaganapan at may pangako na biyaya
para sa mga makasalanan. At yung mga makasalanan na pinabanal ng Diyos ay ang kanyang mga hinirang at niligtas para sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, kung nakita niyo po sa yung sa ating GC, yung ating sermon notes. Sabayan niyo na lang po ako sapagkat magamit natin ito upang mas maintindihan natin, no? Again, meron po diyan mga blank spaces para pwede niyo isulat kung ano yung mga salita na hindi kasama diyan para mas maintindihan natin. A guilt by association fallacy occurs when someone connects an opponent to a demonized group of people or to a bad person in order to discredit his or her argument. The idea is that the person is guilty by simply being similar to this bad group and therefore should not be listened to about anything. Itong guilt by association or being guilty by association ay naglalayo na ipakita na dahil sa isang tao na nagkasala o may maling ginawa, kapag ikaw ay na-associate o naisama o sa madaling salita, kung may connection ka doon, ay kasama ka na rin sa nagkasala. Now, this is called fallacy dahil masyadong malawak o makapal yung brush, so to speak. A broad brush is being painted towards people na inaakusahan ng same na krimen. Prevalent ito ngayon sa West. Pag sinabi kang puti ang iyong kulay, ikaw ay slave, ano ka na, ang tawag doon, slaver ka na, o ano ka, nang-aabuso ka, o meron kang white privilege na tinatawag na ine-enjoy mo, kasi hudang mahirap ka, basta puti yung kulay mo, ikaw ay nag-o-oppress sa mga taong may ibang kulay, specifically sa mga black. And that is very wrong, dahil ang guilt by association can only apply kung talagang merong kasalanang ginawa yung tao at ang may hinahalin tulad natin dyan ay yung accessory to the crime. Kapag ikaw ay may ginawang kasangkapan o meron kang partisipasyon, hindi man direkta, kundi nag-cause ka rin ng harm o naging parte ka ng isang krimen, dun ka lang pwedeng madamay. Ang damayan ay maganda kung ang pag-uusapan ay pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Di ba? Sarap magdamayan sa hirap at ginhawa, lalo sa mag-aasawa. Damayan tayo sa hirap at ginhawa. At ang hindi magandang damayan ay ang damayan ng kasalanan. Di ba? Ang nangyayari pa nga minsan, turuan eh. Hindi ko kasalanan yan. Parang si Adan at si Eva. Hindi ako nagkasala. Yung babae na binigay mo sa akin. Ganun ang kalakaran ng mga tao. Maaring maisip natin na bakit ko pagdudusahan ang kasalanan ni Adan na hindi naman ako gumawa. Ngunit hindi natin kinekwestiyon na bakit tayo bibigyan ng biyaya na hindi naman tayo karapat-dapat. Napakadaling tanungin na bakit ako magdurusa sa kasalanan eh ang nagkasala pala si Adan. No, si Adan pala ang may kasalanan lahat, ba't hindi na lang siya yung pinatay at pinarusahan? Dali nating questionin yon, but we never ask God, Lord, bakit mo ako binibless? Hindi naman ako karapat-dapat. We never ask God, bakit ako buhay ngayon? Eh, hindi naman ako karapat-dapat. Pagpabor sa atin, hindi natin kine-question, pero kapag tayo ay nadadamay sa pagkakasala, kine-question natin yung hatol ng Diyos. Sabi po ni David Guzik, "We may not like the fact that we are made sinners by the work of another man. We may protest and say, I want to stand on my own two feet and not be made sinner because of the work of another man. Nevertheless, it is fair to be made righteous by the work of another man only if we are also made sinners by the work of another man. If we aren't made sinners by Adam, then it isn't fair for us to be made righteous by Jesus." Ano po sinasabi dito? Dali sabihin na, ayokong ma-associate, ayokong madamay sa kasalanan ni Adan. Gusto ko tumayo sa sarili kong dalawang paa at magkasala ako dahil sa sarili kong kasalanan, hindi dahil sa kasalanan ng ibang tao. Nevertheless, sabi, tapat lamang na tayo maging yung makasalanan ay gawing matuwid sa pamagitan ng katuwiran ng ibang tao, ng isang tao. Marapat lamang yun, that's fair. If it is fair
to be accused o magkasala tayo dahil sa kasalanan ni Adan, ma-associate tayo, tinitignan din natin na patas lamang kung isang tao kay Kristo Jesus ay maging katwiran tayo, maging banal tayo, maging matuwid tayo dahil sa kanyang natapos na gawa. Hindi magiging patas yon kung titigdan lang natin na okay lang, tinatanggap ko yung righteousness ni Christ, pero hindi ko tatanggapin yung sinfulness ko from Adam. It will only work if both are accepted. Ang nabanggit na pahayag ni David Guzik ay totoong-totoo sa ating mga tao. Totoo ito. Kine-question natin ang hatol ng Diyos. Kasi iniisip natin na tayo ay matuwid. We think highly of ourselves. Ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Hindi naman ako magat ng prutas. Si Adan lang yun. Ang tingin natin sa ating sarili ay matuwid at di karapat-dapat parusahan dahil nadamay lang tayo sa kasalanan ni Adan. Guilty by association lang tingin natin. Ngunit tandaan natin na tayo din ay may kanya-kanyang pagkakasala. Ang dahilan kung bakit ka nagkasala ay dahil damay ka sa kasalanan ni Adan. Nagkasala ka ng sarili mo. Pinili natin na magkasala kaysa sumunod sa utos ng Diyos, kaya tayo parurusahan. Nagkasala kasi tayo. Meron din tayong personal participation sa kasalanan ni Adan. Para mas luminaw, pagdating sa tipanan ng gawa, ang pinag-aaralan po natin ngayon ay covenant of works. Wala tayong kakayanan na tuparin ang ating parte sa tipan dahil tayo ay nakatanikala sa kasalanan. Nais kong ipakita o basahin ngayon yung binanggit sa chapter 7, paragraph 2 ng Westminster Confession. In covenant theology, makita natin that the covenant of grace at the covenant of works extend beyond the Edenic covenant. It becomes the basis of Mosaic law and the contrasted it's contrasted with the covenant of grace. Ito'y yung sa ating pag-aaral ng mga covenant ng Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ang sabi po sa chapter 7 paragraph 2, the first covenant made with man was a covenant of works, wherein life was promised to Adam and in him to his posterity upon condition of perfect and personal obedience. Ang unang covenant, ang unang tipanan na ginawa ng Diyos sa tao ay kay Adan at ito'y tinatawag na tipanan ng gawa. Ano po yung tipanan na yon? Gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay. Ano yung sinabi ng Diyos kay Adan? Pwede mong kainin ang lahat ng bungang kahoy, ang bunga ng mga puno dito sa aking hardin at sa creation, pwera lang ang puno, ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. And that's a covenant. That is a command by God na merong transaksyon. At anong transaksyon? If you obey me, or rather, dun tayo sa negative, kasi ang sinabi, kapag kinain nyo ito, kayo ay mamamatay. If you eat this fruit, you will surely die. And that is nilatag na tipanan. Bakit? Buhay ba si Adan at si Eva? Yes, they are alive. And in fact, they're not only alive, they were perfect in the eyes of God. They were good in the eyes of God. Sila'y matuwid sa tingin ng Diyos. Kaya ang covenant ay papunta dun sa negative. Kapag kinain mo yung bungang kahoy, ano mangyari sa'yo? Ikaw ay mamamatay. Yung positive nun, if you obey me, if you obey our covenant, if you keep my covenant, you will surely live. At ang covenant ay between two people, dalawang tao ang tipanan. God was able to keep his covenant. Ano yung covenant niya? Tinupad ng Diyos ang kanyang covenant. Sa paanong paraan? Pinatay ang sangkatauhan nung nagkasala si Adan si Eva. That's part of the covenant. That's part of the promise. Minsan nagkakalituhan tayo kapag pangako ng Diyos. Yakapin ninyo, tanggapin niyo ang pangako ng Diyos. Ang tingin natin sa pangako ng Diyos ay pawang mabubuti sa ating tenga.
at paong mabuti yung mangyayari. Pangako din ng Diyos, especially sa ating mga Kristiyano, that the world will hate you because of me, sabi ni Jesus Christ. That's a promise. Hindi lahat ng promise ay akala natin maganda lang sa paningin at sa pandinig. May mga promises din to our detriment in this side of heaven. Nakakasama sa atin. But ultimately will bring good, will bring something good sa kabuuan. Persecution is a promise. Maganda ba ang persecution? May gusto ba ma-persecute dito? Ang mga mananampalataya, the first century church, hindi nila ginugustong ma-persecute, pero kapag dumarating ito, ito yung niyayakap nila. Kasama yun. So ang pagtupad ng covenant ay kinip ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na kapag kinagat mo, hindi na kinagat, pag kinain mo ang bunga, ikaw ay totoong mamatay. And in fact, ganun po ang nangyari. So this covenant made made man as a part of this agreement between God and him. And Adam, as the federal head, pag pinag-usapan natin yung federal theology o yung kumirepresenta sa buong sangkatauhan, it is Adam, si Adan. Si Adan ang rumirepresenta sa sangkatauhan na nilalang ng Diyos. He is the father. Siya yung ama nun. Si Kristo naman, he is the federal head of the new men and women in Christ. The new creation. Whoever is in Christ, they are a new creation. The old is gone, the new has come. Two federal heads represent two kinds of people. Dalawang klaseng tao. At sa hapong ito, nais kong maintindihan natin na tayo ay associated kay Adan nung tayo'y pinanganak sa mundong ito. Before we got saved, we are part of the Adamic race and the Adamic covenant. Tayo ay kasama nun. Kaya dapat makita natin ngayong hapong ito na ang pagligtas ni Kristo sa mga hinirang ay nagpatunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan na di kayang tupdin ni Adan. Ulitin ko po, ang pagliligtas ni Kristo sa mga hinirang ay pagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan na hindi kayang tupdin ni Adan. Si Adan po ay inutusan ngunit hindi niya kayang sundin. Binigay ang kautusan ng Diyos, ang tipanan, ngunit hindi niya ito kayang tupdin ng buong buhay niya. Siya'y nagkasala. Ngunit si Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, huwag tayong magkakamali na isipin natin na porque taong binabanggit ito si Kristo, ay tao lamang siya. Hindi. This is a very specific passage sa scriptures na pinapakita that Christ is truly man. Totoong tao siya. We don't deny that. We believe that Jesus Christ is a man. Nagkatawang tao si Kristo. Pero hindi rin natin pinapasubalian, nananampalataya tayo na si Kristo bilang tao ay nagmula sa Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao. This is the beauty of the Godhead. This is the beauty of the Trinity. This is the beauty of the grace of God na ang Diyos sa kanyang biyaya at habag in His love sent His Son, Jesus Christ. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? May problema tayo. Ang problema natin si Adan eh. Si Adan nagpasaway. Sumuway siya sa utos ng Ama. Kaya napakaganda dahil ang mabuting Diyos na nagmahal ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Hindi Diyos na bumaba sa lupa, ngunit nagkatawang tao. Para saan? Para bayaran ang kasalanan ng tao at tuparin yung tipanan na binigay ng Diyos. Tuparin niya yun. Sapagkat sa kalagitnaan ay binigay ang batas. Nauna po yung covenant. Nauna yung kasalanan bago binigay yung law kay Moses. Ay makasalanan na bago pa binigay ang batas. Makita po natin sa ating talata na binasa. Punta po tayo. Sa simulan po natin sa verse 13. Nasa sanglibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit walang kautusan, ngunit
kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Ano sinasabi po dito? Before pa dumating si Moises, bago pa binigay ng Diyos yung law sa tao, nagkasala ng tao, meron na siyang kasalanan. Ang kasalanan ay breaking the law of God. Hindi pa man ito binibigay, may batas na ang Diyos. Hindi pa man ito binubulada sa tao, hindi pa ito pinakikita sa tao, meron ng pagkakasala sa tao. Kaya basahin po natin ng tuloy, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang kasalanan naghari pa rin mula kay Adan hanggang kay Moises, hanggang kay Abraham, hanggang kay Noah, magkakasunod na yan. No? Those covenants, hindi nila magupo-gupo ang kasalanan. Ang kasalanan ay nagpatuloy. Ito ay nakita hanggang sa panahon ngayon. Ano pong ebidensya na yan? Dahil ang tao ay patuloy na namamatay. Pag tinigdan mo ang katabi mo, buhay pa yan. Buhay pa yan. Pero, it's just only a matter of time that all of us will die. It is appointed by man, by God, for man to die once, and then judgment. Lahat ng pinanganak na sanggol, tayo'y pinanganak na sanggol. Wala na nung pinanganak dito siguro na kasing laki ko na, no? Pinanganak tayong sanggol, pero yun pa lang, sanggol pa lang, nakatakda na na siya'y mamamatay ng dahil sa kasalanan. Kaya ang unang punto po natin yung umagang ito, dalawang gawa ng tao na may magkaibang bunga sa sangkatauhan. May dalawang bagay na nangyari sa dalawang gawa ng tao. Ano yung dalawang pinatutukuyan ng dalawang gawa ng tao? O ang tanong ay, sino itong dalawang tao na ito? Ang unang tao ay si Adan, the first man. Ang unang tao na ito ay nagpakita po ng kabutihan. When God created Adam and Eve, for that matter, they were good. They were perfect in the eyes of God. Mabuti sila, matuwid sila, wala silang kasalanan. Ang idea po ay si Adan ay nirepresenta ang sangkatauhan bilang matuwid. Sa madaling salita, kung si Adan ay hindi nagkasala, lahat ng susunod sa kanyang mga anak ay banal, matuwid, walang kasalanan. Pero dahil siya bilang representante ng sangkatauhan o tinatawag na federal head, binanggit ko kanina, tinirepresenta niya sa lahat ng kanyang gagawin ang sangkatauhan. Ang ginawa ni Adan, gumawa siya ng masama at nagbunga ito, nagkondena ito sa tao. Gawang masama na nagkondena sa tao. Ito yung ginawa ni Adan. Masama ang kanyang ginawa nung siya ay sumuway sa Diyos. Sumuway siya sa kautusan ng Diyos, sa sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti't masama, kung hindi, ikaw ay mamamatay. Sinuway niya ito at kinain niya at nagkondena ito sa tao. Kasunod po niyon ay hindi lamang ito pagsuway sa utusan, ngunit namuhay na siya ayon sa pagnanasa ng laman. It's one thing na nag-disobey siya, kinain niya yon at nag-repent siya, pero hindi. Namuhay siya ayon na sa pagnanasa ng laman. Sa paanong paraan? Pagkatapos na siya'y nagkasala, kasama niya ang kanyang asawa, si Adan, si Eva, hinanap sila ng Diyos, hindi dahil nawawala sila, hinanap sila ng Diyos dahil hindi nila alam kung nasaan na sila sa posisyon sa harapan ng Diyos. Sila'y nagtatago. At anong ginawa ni Adan? Dahil nabuksan ang kanyang mata, dinamitan niya ang kanyang sarili at ang kanyang asawa ng mga dahon. At itong mga dahon ito ay pagre-representa sa gawa ng tao. Napakawalang silbit, napakawalang kwenta na pagtakip ng kasalanan ng tao. Ang pagtakip sa kahihiyan, ang pagtakip sa kahubaran ng tao. Isipin mo, dahon, ginawang damit. Ngunit ang Diyos, sa kanyang pagpapakita ng biyaya, tinanong si Adan, Adan, nasaan ka?
Hinanap pa rin siya ng Diyos. It is God who sought after Adam, not Adam who sought after God. Ang Diyos ang unang humanap kay Adan. Hindi si Adan ang humanap sa Diyos. Hinanap siya hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan siya. Hinanap siya dahil siya'y lumalayo, nagtatago siya. Pinapaalam ng Diyos sa atin, hindi ka makapagtatago sa akin. Ano mang kasalanan yan na inililihim mo kahit pa napakaganda ng mga dahon-dahon mo sa katawan, hindi ka niyan mapoprotektahan, hindi niyan maililihim ang kasalanan mo at ang iyong kahihiyan. Hindi sapat. At sa biyaya ng Diyos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Pumatay siya ng hayop. Kinakailangan na pumatay ng hayop para yung dahon na damit ni Adan at ni Eva ay mapalitan ng balat ng hayop. Kinakailangan may magsakripisyo. Sinasalamin ito ang pagsasakripisyo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para takpan ang kasalanan, kahiyan at kasalanan ng sangkatauhan. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng damit. O itong damit na yon ay hindi sapat. Napamuhay pa rin sila sa pagnanasa ng kanilang laman. Nagpatuloy sila sa kasalanan. Kay Kristo Jesus na nagkatawang tao ay gawang mabuti na ang resulta ay nagligtas sa tao. Si Adan, gawang masama na nagkunti na sa tao. Si Kristo, gawang mabuti na nagligtas sa tao. Ito'y regalo. Walang binayaran si Adan doon. Walang binayaran ng buong sangkatauhan ng si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala nang ginawa ang tao para makuha yung biyaya ng Diyos. Ito ay regalo. At ang resulta dapat nito ay magsanhi ito ng kapakumbabaan. Magpakumbaba tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi eh. Si Adan, nagbigay na ng biyaya ang Diyos, binigay na lahat. Tandaan natin, no? Si Adan ay kagaya ni Kristo ng panimula. Pareha silang matuwid. Ngunit si Adan ay hindi niya kayang panatilihin ang kanyang katapatan, katwiran at kabanalan. Bumagsak siya sa kasalanan. Nagmalaki siya sa Diyos. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos na ikay mamamatay. Mas naniwala siya sa kasinungalingan ng ahas. Ganyan ang tao. Ngunit ang nakatanggap ng pagliligtas ni Kristo ay nakatanggap ng regalo at hindi niya ito may pagmalaki. For we are saved by grace through faith. It is not by our works, it is a gift so that no one can boast. Hindi na ito sa ating sariling gawa. Bakit ang gawa natin ay sablay? Gumawa si Adan. Damit. Gawa sa dahon. Anong proteksyon? Anong pag-iingat ang magagawa sa inang dahon? Unless ang Diyos ang magbalot sa iyo ng kanyang damit katwiran sa pamagitan ni Kristo Jesus. Wala kang kaligtasan. Puro kondemnasyon. Tandaan, ang pananampalataya natin sa natapos na gawa ni Kristo Jesus ang tumapos sa bunga ng ginawang kasalanan ni Adan. Doon natapos yung ating association kay Adam. When Adam fell into sin, lahat ay nagkasala. Pero nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo nanampalataya, tayo ay nangaligtas. Ang kalawang punto, una, dalawang tao, no? Ngayon, dalawang tipanan ang nanampalataya, dalawang tipan na sa dalawang magkaibang tao na isang tao lamang ang nakatupad. Dalawang covenant, two covenants, nakita natin, the covenant of works and then covenant of grace kay Christ. Hindi ito kayang tupdi ni Adan. Dalawang klaseng tipanan, dalawang klaseng tao, pero isa lang sa kanila ang nakatupad. Ang tipan ng gawa ay kailanman hindi kayang tuparin ng taong makasalanan. Kahit ilang daang taon yan, ilang libong taon, a sinful man cannot keep his part of the deal. Hindi niya kayang tuparin yung mga batas, yung mga stipulations ng covenant. Hindi niya kayang i-keep yun. Walang kakayanan ng tao. Bakit? Ang tao ay patay. Yun ang kadahilanan na hindi man tayo physically na walang buhay, na nalagutan ng hininga, pero namumuhay tayo bilang patay. Parang paano nangyaring namuhay ka bilang patay? Bakit? Ang buhay mo ay puro kabulukan.
puro kasamaan, umaalingasaw na baho na hindi ma-appreciate ng Diyos. Sabi ko nga kanina sa preaching ko nung umaga, lahat ng ginagawa mo bilang taong makasalanan ay basura lahat sa harapan ng Diyos. Kahit yung pinakamabuti mong gawa, your best effort of righteous works is like filthy rags in the eyes of God. Hindi mo ma-please ang Panginoon. Anong ginagawa mo lamang? Nagdadagdag ka lang ng asunto laban sa'yo. Tumataas lang, tumataas ang kasalanan mo. At yan ay nakalista. Yan ay nakaukit, kumbaga, sa bato. At hindi ito basta-basta mawawala. Sisingilin ka balang araw. For the wages of sin is death. At ang bilang tao, hindi pa man tayo totoong patay o tuluyang patay, patay na tayo sa kasalanan. Sa madaling salita, alipin ka na ng kasalanan. Kaya hindi mo kayang tuparin ang utos ng Diyos, sabi sa Roma, Kapitulo 8. A man who is governed by flesh cannot please God, or can he do so? Hindi niya kaya. Siya'y natatanikalaan ng kasalanan. Hindi niya kayang alpasan ang kasalanan. Ngayon, ang bagong tipan o tipanan ng biyaya ay tinupad ni Jesucristo na nagsakatuparan din ng tipan ng gawa o covenant of works. Kay Kristo Jesus naman, yung hindi kayang panindigan at din ni Adan ay ginawa ni Kristo Jesus. Tinapos niya yon sa krus ng Kalbaryo na sinabi niya, ito'y naganap na. It is finished. When he said, it is finished, tetelestai, ang ginanap niya yung righteous requirement para maligtas ang tao. Lahat ng utos ng Diyos, ay sinabi niya, hindi ako pumunta sa mundo to abolish the law, but to fulfill the law. Hindi siya pumunta sa mundong ito para wasakin o sirain ang batas, kundi para ito'y tupdin niya. Kaya ingat tayo sa mga nagsasabi, pag Kristiyano ka na, binayaran ni Kristo, ay yung kasalanan, pwede ka na magkasala kasi bayad na yan. That's a wrong understanding of grace of God and of His finished work. Hindi tinupad ni Kristo Jesus ang batas para tayo ay mamuhay ng palalo. Tinupad niya ang lahat ng requirements, ng righteous requirements of the law para mamuhay tayo na may kabanalan sa Kanya. Siya ang namumuhay para sa atin. The righteousness we now live, we don't live in ourselves, but it is Christ. Si Kristo ang namumuhay sa atin. Kaya tandaan natin, ang lahat ng nilalang na pinanganak sa laman ay nakatali sa pagsuway ni Adan sa tipan ng gawa. Lahat tayo, nakatali dun. And it's disobedience in that covenant. Hindi niya sinakatuparan yung parte ng kanyang covenant sa Diyos. Lahat tayo nagkasala. Ngayon, tanungin ko kayo, marapat lamang ba na parusahan tayo dahil sa kasalanan ni Adan? Masagot ay, oo, marapat lamang. Sapagkat nung si Adan ay nagkasala, ito yung gusto kong maintindihan natin. Hindi ka magiging parte ng kasalanan ni Adan kung hindi ka nagkasala. Lilinawin yan natin mamaya. Lahat naman ng pinanganak na muli ay nakatali sa pagtupad ni Jesucristo sa parehas na tipanan. Lahat ng pinanganak na muli, those who are regenerated, those who are born again in the Spirit. Sa madaling salita, lahat ng hinirang ng Diyos, lahat ng niligtas ng Diyos ay kasama o nakatali. We are associated in the finished work of Christ. Nung kanyang tinupad ng tipanan, tayo ay kasama na doon. Bilang bagong tao. Basahin po natin muli ang teksto. Sabi po dito sa verse 18, at kung paanong pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, and that's Jesus Christ, ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Bilang federal head si Adan, nung siya'y nagkasala, nagkasala ang lahat. Lahat ng nilalang, lahat ng pinanganak sa laman, those who are born again, pinanganak na muli kay Kristo Jesus, bilang federal head, lahat ng yon ay pinawalang sala. Because that event, the born again experience, you are now a new creation, a new man, not in Adam, but in Christ. I hope naintindihan natin yung bigat nito, ah.
Hindi na ikaw anak ng tao. Ikaw na ay anak ng Diyos. Totoo na ikaw ay nandito sa laman bilang tao, nagkasala ka, pero nung ikaw binuhay, nung pinanganak kang muli, bagong nilalang ka na. You are a new creation. The old has gone and the new has come. Napakabigat nito na dapat maintindihan natin, mga kapatid. At sinabi, sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami din ang napagwalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Dahil sumunod si Kristo sa Diyos bilang federal head, lahat ng mananampalataya sa Kanya, mare-regenerate, ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. When the law entered in the picture, maraming lawbreakers, mas dumami yung babasagin na law, maraming babaliin na batas. Pero ganun din naman, marami rin yung piniyayaan ng Diyos. Sa araw-araw nagkakasala isang mananampalataya, hindi sa tinutupok ng Diyos, hindi sa pinapatay ng Diyos. Bakit? Nakita ng Diyos Ama ang katwiran at kabanalan ng Panginoong Hesukristo na bumabalot sa bawat mananampalataya. Ngayon, ang dahilan na ba yon para mas lalo tayo magpakalubog sa kasalanan? Eh marami palang biyaya eh kung tayo nagkakasala. Hindi! Dahil ang totoong pinawalang sala ng Diyos ay magpapatuloy sa pagpapabanal, magpapatuloy sa pagtupad ng kautusan ng Diyos. Pagkat siya ay bago ng nilalang, hindi na siya yung dating makasalanan. Yan natin maintindihan yung idea ng simul justus et peccator. Parehas na masama at pinabanal. Santo at makasalanan. Dahil sa katawang lupang ito, na hindi pa tayo nag-glorify, naglalaban pa. Umaalpas pa kung minsan, yung ating laman, na nandirito pa rin, nagkakasala pa rin tayo. Pero ang Kristiyano, ang totoong mananampalataya, ay hindi na nagpapatuloy, nagpapagulong-gulong, nagpapakalubog sa kasalanan. Inawaksin niya to, inaayawan niya to. Meron ng conviction na ayokong magkasala. Meron ng conviction na, Lord, patawarin mo ako, nagkakasala ako. Meron ng conviction na, hindi ko kaya magpakabuti sa sarili kong lakas, kinakailangan kong biyaya at habag ng Panginoong Diyos. Ngunit ang mga pinanganak hanggang lang sa natural na buhay, eh, magmamalaki pa yan. Buti nga, ito lang yung kasalanan ko, eh, sila nga eh. Eh siya nga eh. Grabe siya. Grabe sila. Ganun ang reaksyon ng hindi niligtas. Nagmamalaki at nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo pinanganak na muli kay Kristo Jesus, kaya tayo ay kasama na nakatali na sa tipanan ng biyaya ni Kristo Jesus. Ikatlong punto, dahil sa biyaya, si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao lamang ang makatutupad ng utos ng tipanan. It is because of the grace of God na si Jesucristo na nagkatawang tao, siya lamang ang makatutupad ng tipanan. All the righteous requirements of the law is fulfilled in Christ, therefore fulfilling the covenant of grace. Si Adan ay nilalang ng walang kasalanan, ngunit bumagsak sa kasalanan at nagdala ng kamatayan sa sangkatauhan. Ito yung sinabi ko kanina. Si Adan at si Kristo ay parehas matuwid sa simula. Si Kristo ay hindi nawala ng katwiran at kabanalan. Ngunit si Adan, siya ay create ng Godhead. The Father, the Son, the Holy Spirit said, "Let us make man in our own image," and that's Adam. Matuwid siya sa imahe ng Diyos. In the likeness of God, he's righteous, he's good. But he cannot maintain his righteousness and goodness. Pinili niyang magkasala. And therefore, sin entered and everyone associated with Adam as a federal head was condemned. Nagkasala tayong lahat. Si Jesucristo naman ay banal.
Ngunit, namatay, muling nabuhay, at nagbigay buhay sa mga hinirang. Siya yung banal, ngunit namatay siya dahil sa ating kasalanan. Kung hindi siya banal, hindi siya muling mabubuhay. Because the wages of sin is death. But because those sins that he brought upon him, yung mga kasalanan nating lahat, ang sangkatauhan na napunta sa kanya ay hindi niya kasalanan, ngunit pinagbayaran niya, walang mahawakan sa kanyang kasalanan. He cannot be kept dead by death. Kaya nga sabi, O sin, where is thy sting? Nasaan ang kamandag? O death pala, O death, where is thy sting? Nasaan ang kamandag ng kamatayan? Wala itong epekto kay Kristo Jesus sapagkat siya'y matuwid. Death can't hold him down. He was resurrected. In fact, he said, I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, even though they die, they will be resurrected. At yun ang kagandahan, mga kapatid. Kay Kristo Jesus, ang katawang lupa natin ang mamamatay, itong nabubulok na katawan na ito. Ngunit may muling pagkabuhay at ang muling pagkabuhay, tayo ay sa kalwalhatian na. Glorified body. Isang katawan na bago na hindi magkakasala. Minsan, madalas tayo nakatingin doon sa hindi na magkakasakit, hindi na magugutom, yung mga ganun. Huwag tayong tumingin doon. Ang tignan natin yung hindi ka na magkakasala kapag ka ikaw ay ginorify na ng Panginoon. Yun ang nakaka-excite doon, hindi yung hindi ka magugutom. Nakapagod magkasala, mga kapatid. At ang pangako ng Diyos, kung sino mang manampalataya sa Kanya, kahit sila'y mamatay, sila'y muling mabubuhay. Kaya tandaan, kung sino lamang ang manampalataya sa natapos na gawa ng Jesucristo, ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka kay Kristo. At hindi kung sino-sino Kristo lamang, kay Jesucristo na anak ng Diyos. Banal. Hindi pwede yung Kristo na ginawa mo lang sa sarili mong imahe. Hindi yung Kristo na ginawa lamang tao. A man cannot merely save. A mere man cannot save. But the Son of Man, who is God, became flesh, can save. Kaya kailangan natin makita ang totohanan. Ang tipan ng gawa ay pagpapatunay lamang nang walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Ito'y dapat magresulta ng ating pagpapakumbaba sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya lamang ang matuwid na kayang tuparin ang batas, na kayang tuparin ang tipanan. Gusto kong makita natin, babalikan ko yung sinabi ko kanina, no? Pwede sanang hindi tayo madamay kay Adan, eh. Pwede sana hindi tayo magkasala dahil nagkasala si Adan. Pwede sana hindi tayo parusahan dahil si Adan ay nagkasala. Anong kailangan mangyari para hindi mangyari yon? Ang tao na galing kay Adan, para hindi siya madamay sa kasalanan ni Adan, dapat piliin niyang hindi magkasala. Okay? Ulitin ko, ha? Ang tao na galing kay Adan, tayo yon, pinanganak sa flesh. Para hindi tayo madamay kay Adan, huwag tayong magkasala. Nasa anong katotohanan? Nagkasala tayo. All have sinned and fallen short of the glory of God. Yan ang kagandahan kay Kristo Jesus. Pagkat si Kristo ay hindi galing kay Adan, siya ay anak ng Diyos. Therefore, He is God, incarnated into flesh. At dahil siya ay Diyos, wala siyang bayad dungis ng kasalanan. Ayun ang pag-asa natin. Dahil hindi siya nagkasala, natupad niya ang lahat ng utos ng Diyos at kalooban ng Diyos at ang tipanan ng Diyos. Therefore, pag tayo nanampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. At yan ang istorya ng lahat ng mga hinirang at ng mananampalataya. Kaya ngayong hapon nito, bilang hamon sa atin, ikaw ba ay nagsusumikap gumawa ng mabuti para maligtas? Ginagawa ba lahat para maligtas ka? O nagsusumikap ka, gumawa ng mabuti dahil niligtas ka ng Panginoong Jesucristo? Dalawang tao, dalawang tipanan, iisang tagapagligtas. Saan ka sumasampalataya? Huwag ka nanawa sumama kay Adan
Nasubukan mo pang tuparin. Hindi mo kaya. Isuko mo ang buhay mo kay Kristo Jesus. Manampalataya ka sa natapos niyang gawa. Yun lamang ang paraan para ikaw ay maligtas. Para sa mga mananampalataya, alalahanin mo na ikaw ay minsan nang nakundina sa kasalanan. Yan ang pinanggalingan natin. We are all condemned in sin. Alalahanin mo na wala kang kayanan na iligtas ang iyong sarili. Baka nakakalimutan natin kung minsan wala tayong kakayanan. Alalahanin mo na niligtas ka ni Jesucristo para sa kanyang kapurihan. The only reason why you're saved is for the glory of God, not for our indulgence. Hindi para sa ating good feelings or whatever. Kaya kung anong pinagdadaanan ng pagsubok ngayon, yung mga kahirapan o sakit karamdaman, kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pagpasalamat natin sa Diyos. Bakit? Dito na lang sa lupa yan. Temporary na lang yan. Yung buhay na walang hanggan ang ating maaasahan dahil tayo na kay Kristo Jesus. Hindi mo na pagdudusahan sa impyerno ng pagkakasala mo. Sa mga hindi mananampalataya, malaman mo na ang galit ng Diyos ay nakatuon sa iyo dahil sa iyong kasalanan. You are the object of God's wrath. Kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, galit sa iyo ang Diyos dahil sa kasalanan mo. Pawang kaparusahan ang naghihintay kung ikaw ay hindi makakasumpong ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Pagtiwalaan mo ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na tanging dahilan ng iyong kaligtasan. Magsisi ka ngayon. Manampalataya ka ngayon at hindi bukas. Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa pagpapakita mo ng biyaya sa amin. Salamat o Diyos dahil kami ay niligtas mo. Hindi sa aming lakas, hindi sa aming matuwid na gawa, kundi sa biyaya mo lamang. Kaya patuloy naming babalik sa iyo lahat ng kapurihan. Salamat o Diyos dahil kay Adan, kami ay nagkasala, ngunit kay Kristo Jesus na inyong bugtong na anak, kami ay naging matuwid. Patuloy mo kaming lingapin o Diyos. Ipaalala mo sa amin ang ibiyaya, ang ebanghelyo, ang katotohanan na wala kami magagawa kung hindi ka kikilos. Sa iyo lamang namin tinitiwala ang aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.